On your face, they inject? Before? Now. Sa facial? Wala. Injection? No. Sabi mo kanina, oo. In-injection na niyang pimples mo, sure ako. Before, di ba? Before. In the year. Like now? Earlier, yeah. with the facial. Yeah, I have the injection, yeah. Paiba-iba ng sagot. Ano mo, remember that time that he was lying on the bed, Paco? Dito na wala ako, nawala ako sa kapag. Paco, remember that time he was lying on the bed and you felt bad and you said, say, she wants to ask me if I'm okay. Then you said, I'm okay. You're like, 10 minutes. I'm okay. Sorry. Ako, talaga yung hiccup! Ask what's on Sage's nose. Pag may nahiccup na isa, excuse me. Everybody. Robin Padilla. Pag sasalamin mo, titignan si Robin Padilla parang si ano, si Kigoy na kaunti. Kaunti lang naman, hindi naman lahat lahat. Robin. Lagi niyang ginagaya yung picture na yan. Oh, okay. Dinala ka ba niya rito? Dinala ka niya rito sa kanya? Hindi, si Jessica. Alam niya hindi ako sasama sa kanya. Pinapagaya niya. Doon ka sa likod ko, gayahin natin. He looks like his long lost brother. Half long lost half brother. In like the... Nawala ka sa Jessel. Nawala ka sa Jessel. Paanong pinagawa sa hero? It was never found. And he still doesn't know. Hindi. I don't know. I don't think pwede sabihin. Nag-pop. Kasi hindi siguro na. Tapos, ano, ay nahiga ako sa sasahin. Hindi naasar ba namin siya, di ba, na parang, uy, kasali ka sa Big Four. Sino? Si Roy. Nasa ako naman. Sama. Bawaw yun. Wala, bite-bite ni Kuya Roy. Kabaitan, parang binigyan niya yun. Basta, alam, ewan ko. Hindi ko namin alam. Basta, tsaka hindi siya nakokontento na ano lang siya, leader, ganyan. Gusto niya lahat ng natutunan niya, maituturo niya sa ibang tao. Oo, parang teacher talaga yung ano niya. Kasi share talaga siya ng knowledge. Kahit yung first week ni Kevin, turo siya ng turo ng ano, pinag-anoan niya talaga ng oras pag walang ginagawa. Ma-effort siya. Si Roy, oo, wala akong masabing. Oo. Masabi ko lang, grabe yung mukha niya palagi mo lang expression. Oo! Tawa man o hindi. Parang kayo hindi walang... Seryoso. Yung bibig lang, doon mo lang makikita expression. Yung mata mo, yung mata niya walang... hindi gagala. Oo. Poor face pa na. Ayun, nabat yung blood from that. Parang napansin ko, parang ganito. Tawa ko sa regalo niya sa akin nung Christmas eh. Yung Yossi? Oo. Andyan sa akin yun. Oo. Tapos si Kay Kim yung pamaypay. Kasi something fun. Fan. Ay, naku. Fanny. Paka-corny. Sayang din niya natanggap yung letter ko. Kilala ko na yung Knight. Yung... si Unad pala yun. Knight? Yung dun sa box. Di ba meron MSU from your Knight? At saka meron yun, alam niyo yung... Gumawa siya ng mga cards, tigi-isa kayo. Yung isa, yung kay Denise. Yung may drawing. Oh, kanya yun! Yung drawing na kalahan. Yung kaya, yung niya kaya, yung nagawa niya yun. Kay Divine, sobrang tao kay Divine. Babae, lalaki. Kaya yun lang pala yun? Oo, diba? Yung niya, sabi sa niya. Si Kuya Unad yun. Sabi ko, Kuya Unad, anong ginagawa mo? Yung isang manok kay Bigel. Manok at saka. Manok na nakabuhok. Oo, nalakaganyan. Sa akin, ginaya lang niya yung pilo. Kasi hindi niya alam. Oo, hindi niya alam. Kahit sila, kahit si Divine, sa lahat ng pinaka-close ko dito si Divine, siya yung pinapadrawing. Wala talaga siyang maisip na one thing lang na malagay sa akin. Oo? Wala talaga. Lahat nilagay na lang niya ganyan. Tapos sleep. Ha? Ganyan. Hindi daw kasi madrawing yung mysterious letter eh. Yes? Sinito ba ako? Paminsan. Pero paminsan hindi. Ano ba talaga? Paminsan lang. Kasi di ba parang lahat may something si Bigel. Sa'yo talaga, hirap eh. Hindi madrawing. Naisip lang sa'yo, supervisor, vice president. Ganyan na.
Mayo. Oo nga, pang ano talaga siya, pang business siya. Oo, ganun si Martin, ganun, di ba? Peg. Parang vice president siya ng club. Ganun family club, business. Family business din. Family business din. Parang pharmaceutical sa atas nila. Pharma. Ewan. Yaman-yamanan lang ang peg ni Martin. Oo nga, sayang. Super, super bayan. Yung sana, so, no? You know. Kaya nga dapat healthy siya talaga, no? Kasi... Lumabas. Pinapatawan kita. Nang forced eviction. Bang. Lahat kami... Dahil... Nagulat nung pinakita. Pinakita din sa inyo yung TV? Hindi. Tunog lang. Audio lang. Hmm. Si Mama Luz pa nun, nangangangas sa kanya. Pero siya nakaganto. Remember nung Christmas Mass? Si Mama Luz, sabi niya nag-iisip lang daw siya, pinano na nakagato si Mama Luz. Biglang umiyak. Oo, ang weird ni Mama Luz pa minsan. Nag-misa din kayo dito? Minsan, mababa yung pass yung... Tumatayo din kayo pag tumatayo yung mga tao? Oo. Oo, naman. Nag-ass talaga kami. Pero yung iba kasi hindi nag-church sa, ano, sa Catholic Church. Parang tapang sa, should we stand? Yes, yes. Sila Kevin, sila ano. Ay, ano ba rin dito ni Kevin? Hindi, I mean, hindi ata sila. Hindi sanay. Oo, hindi na sila sanay. Nasa TV. Sa Pinoy. Ako, sa Pinoy. Ano ba kayo? Parang Chinese Christian? Catholic? Catholic. Ah? Nag-convert rin yung parang pagdating na dito or before pa? Before pa. Kasi parang ang pansin ko sa Chinese na nagmamigay dito, ang strong ng ano, Christian, ano, parang dami sa kanila. Kasi di ba may mga Chinese Christian Brotherhood, yung Sacred Heart, di ba? Parang Chinese Catholic, mostly ang ano, di ba? Christian. Pansin ko pero, oo, yung mom ko, bago lang siya naging super, devout. Oo, nung nag-casket yung sister ko. Oh, usually ganyan, it brings together. Pero after that, palagi pa rin siya. Hmm. Nagkasakit ang sister mo, sister niya? Ko. Ano nangyari? Yung parang... Eh, pero she's okay now. Oo, okay na. Hmm. Alam mo ba yung story na yun? Na yung sister ko? Yung bill namin sa States, umabot ng 600,000 US. Oh my God! Oh my God! Sa States na nakapagbay? Oo. Ano na sa States kayo lang? Right. Ano siya? Aneurysm siya. 2 years siya, pinahanapan namin ng doctor. Oh my God. Kasi dito sa Manila, ayaw nila, dinala namin ng Singapore. Meron silang equipment, pero ayaw nila, it's too complicated daw yung sa sister ko. It's from blood clot sa brain, pero sobrang lalim. Aneurysm. Natakot sila. So, ang ginawa namin, nagpahanap kami ng mga doctors. Ang ginawa namin ng doctor is, yung naka-invent ng machine na yun, na finiture sa National Geographic. Oh. Pinuntahan namin. Down kami 70,000 US. Magkano ba more or less budget nito? Mga 200,000 US. O sige, game. Pagpasok namin dun, 1 week pa lang, 200,000 na ang bill. Oh my God. Sabi ng dad, 200,000 US. Yaman. Oh my God, yaman yun. Hindi pa. Pero hindi pa tapos ang story. Pagkatapos nasa ano na yan, nasa 30 million eh. Pagkatapos nun. 30-40 million. Oo, pagkatapos nun. Ilang kotse. Hindi, sabi ng dad ko, if we're gonna, naman. If papagawa man natin, make sure na lang the best. Kahit magastos, kahit maubos pa lahat ng pera. Oh, it's helping me. Yeah, sister mo yun. So yun, dinala namin siya sa States, sa Phoenix. Tapos pagdating dun, ano pa siya, Christian siya na institution. So sabi nila, sabi ng dad ko, we were assured na more or less mga 200,000 na ang magagastos. Bakit ba na ano, naging 600,000 and running pa yung bill namin? Kasi halfway through pa lang yun, yung 600,000. So sinabi ng, ano, sige, we'll check on it kung bakit nagkaganyan. Nagkamali pala sila, yung dapat 200,000 was the down payment. So sinabi ng dad, sinabi nila, oh, don't worry, we'll try to figure out a way of kung paano. So, ang nangyari is, pinag-usapan nila, tinatanong nila, magkano ba yung mga bills niyo dito, ganyan-ganyan. Sabi na, honest naman yung dad ko, sinabi niya lahat. Sabi niya, ah, okay, sige. After mga, a week after that, sinabi niya, sir, okay na, we made a mistake sa first quote niyo. Pero okay na, since this is a Christian na ano, we're gonna sponsor everything from now on.
We are only gonna get your down payment. So 70,000 na ang kinuha nila. Wow! Grabe sila. Pagbalik ng dad ko dito, grabe. Ang total payment niya was 70,000 US. Hindi niya nabilihan yung 600. Hindi na. Wow! Swerte niyo. And okay, so pag dating namin dito, okay pa yung sister ko, and para kami nanalo. Alam mo, grabe ba? Grabe talaga. Nung that time talaga sinabi na ng dad ko, baka ito yung reason ng Lord kung bakit binibigyan tayo ng pera para mapagamot yung sister mo. Lagi niya sinasabi. Pag grabe, ang ginawa nila sa grabing complicated ng sister ko procedure, videotape nila and then may laser pointer sila while doing the operation. Binigyan kami ng tape, mga 2 hours siya. 2 hours siya na, yung brain, hinuhukay. Wow! May sinusunog, pinapatay yung mga veins. Pwede maging tumor yun, di ba? Yun daw yung gagamitin nila pang turo. Wow. May video cam. So yun yung parang first of its kind na operation? Hindi naman siya. Complicated lang siya na case. Mm-hmm. Pero hindi siya first of its kind. Pwede siyang gamitin for lecture. Teaching, ano. Grabe yun. Yung dad ko, sa pagkita niya ng sus, kung nakita ko to live, hindi na ako makahinga. Grabe talaga, as in, yung brain, ginaganyan ako. You saw the video? Lakas pa paano, si McDreamy. Grabe talaga. Ang galing naman. Si Dr. Ganun. Swerte niyo? Parang nag-ukoy lang. Kaya tinutulungan sila ng lahat ng mga nurse, sinahanapan yung dad and mom ko. Ilang hours yung procedure? Makatira. 2 hours kinaganan. Hindi, yung ganun lang, yung sa loob. Pero marami isang sessions na take to 2 hours, parang gano'n. Hindi, isa lang. Isang session na 2 hours. Pero dati pa nun, mga 2 years ago, pumunta kami sa yung sikat na sikat sa California, Cedar Sinai, yun yung may Steven Spielberg building, yung mga hospital ng mga artista. Sila, pagdating ng sister ko doon, nandun si Marc Anthony and si J.Lo. Wow. Sila pa nun. And then, ang operation nun was yung parang tawag nila gamma knife. Infrared lang siya. So, walang open surgery. So, pag gamma knife nila, naging okay. But after a while, bumalik. So, yun kailangan na talaga na bubuksan. Tapos lumalim. At that time, mga 1 month plus sila nandun. Kami lang nagtakbo ng company namin dito. Email lang ng email. Stig. Walang masyadong updating dad ko. I think ayaw niya nung data yung Yung parang, okay, sister, ilang taon ang kapatid mo nun? Ilang taon yung kapatid ba ate? Sister ko. Younger? For 3 years younger ko. Wow! So ilang taon lang siya nun? Sa age ko! Oo. Tapos, ang maganda pa dun is, yung wala siyang after effects, wala lahat. Nagkaano lang siya yung clean yung throat. Nasugatan lang yung throat niya kasi yung para pahinga paghinga. Na parang at the middle of the night, parang na ganyan niya. Pero yun lang. Yun lang. What's up? Paro. Kantasan? And we're going to have a wake up call tomorrow, me, Seichi, Carlo and Divine. But that's only for us. So everyone. Masali ako. Just sleep pa. Dito? Just no. Everyone just sleep. Matutulog na ngayon, hindi pa. Hey. No, hindi.